fire signs. Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings, Luck Stones and yung ating bracelet, message lang po kayo sa ating Facebook page, Tarot Intentions by Alian Reyes. Nasa description box po yung link natin. Click nyo lang po yon and matadirect na po kayo sa ating Facebook page. Tingnan natin. Okay, we have pregnancy. Ayan po. So, someone is expecting. Meron ba kayong kilala? Oo. Fire signs na buntis or baka ito, kayo to. Ano, kayo ba yung mag-expect or could be in-expect ninyo na mabuntis ngayong ano na to, ngayong season. Ayan, yung iba po sa inyo, tignan natin. Or pwedeng ito, kung meron kayong negosyo, pwedeng may buntis na bibili. Alam mo yung buena mano dyan sa negosyo ninyo, ayan. Tignan natin, ano pa po, spirit guide or madami kayong nakikitang buntis. Yan sa kunwari sa social media accounts po ninyo, parang lahat buntis. Tingnan natin ano pa po ang mensahe natin, spirit guide kay fire signs Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising and Venus. Tingnan natin spirit guide, ano po ang mensahe natin kay fire signs Aries, Leo, Sagittarius. We have orphaned. Meron dito, inabandon na ba kayo? Meron dito single mom or could be single dad. Ayan po, tignan natin. Or meron ditong ano, baby na, I mean, pwedeng baby pa lang yung iba sa inyo is, ayun, parang nung pinanganak kayo, pwedeng nawala yung mother po ninyo, ganyan. So parang hindi nyo alam kung paano ba maging nanay, ganyan, or maging magulang. Fire signs, we have message in a bottle. So, parang may mga sikreto kasing tinago talaga sa'yo. Sikreto nga. May mga sikreto sa'yo dito yung mga tao sa paligid mo. So, yung iba po sa inyo, pwedeng hindi nyo pa nami-meet yung mother ba ninyo or father ninyo. Meron din dito, pwedeng yan po. Baka tinatago nyo ba yung mga anak ninyo sa, ano nila, sa father or sa mother. Ganyan po. Imagine and young. May masculine energy kasi tayo dito. So, pwedeng ano ba, ini-imagine nyo na lang ba na yung father ninyo is nakita nyo na, nakilala nyo na, or yung father ninyo is responsible or yung asawa ninyo. Ayan po. And nakikita ko kasi sa inyo dito, pwedeng meron talagang single mom or could be single dad dito. So, parang lahat talaga kayo yung gumagawa. Ayan o. Parang nasanay na lang din kayo na mag-isa na bumubuhay po sa inyong mga anak. Ayan. So, marami po dito na pwedeng proud sa inyo yung inyong mga anak. Or could be kayo, proud kayo sa sarili ninyo kasi nakayanan po ninyo. Hindi nyo naman gusto na maging single mom or maging single dad. Pero, ayun, siguro, it's either yung na ano ninyo, yung naging tatay or naging nanay ng anak ninyo is irresponsible talaga. Or pwedeng kasi po, yan talaga yung ano, nakasulat sa tadhana po ninyo, sa kapalaran ninyo. So, minsan talaga, mahirap talagang kalaban yung tadhana. So, tignan natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, what is orphaned? Ay, tignan mo na pala natin itong pregnancy. Spirit guide, ano po itong pregnancy? Medyo malungkot yung part na to. Pero, ayun, naano na din kayo. Parang nagagamay nyo na. Or, di ba, nasasanay na din yung iba sa'yo. What is pregnancy? Finish what you've started. Ayan, baka meron kayo ditong mga inumpisahan. Meron kayo ditong mga projects na, ayan po, pwedeng ano ba, pahinto-hinto yata kayo. Medyo matagal na to. Could be 9 months nyo na nga siyang ano, or malapit nang mag 9 months ninyong, parang umpisa ng umpisa. Ayan po. Or pwede ba mag-exercise pa yung iba sa inyo, fire signs, tapos hindi nyo laging tinutuloy. Parang 9 months na mula nung sinabi nyo yan, pero hindi nyo pa rin napapanindigan. Ayan o, sabi dito, you've started something important and now it's time to complete it. So, ayan po, kompletuhin nyo na. Ayan, baka may mga requirements din kayo na mga inaayos dito. So, ayusin nyo na po para makapagsimula na kayo ng new project. Or kung kayo ay nag-a-apply ng trabaho, ayan po, makapag-apply na kayo ng dere-derecho. Tignan natin, what is orphan? We have thankful. Ayan. So, thankful kayo kasi naging matatag kayo, fire signs. Thankful kayo kasi hindi kayo masyadong binaby. So, pwedeng ngayon yung nagigets yan eh.
Oh, yung iba sa inyo, pwede po talaga na hindi naman kayo inabandon na, pero pwedeng ginawa kayong independent talaga ng inyong mga magulang, which is na-appreciate mo ngayon kasi, ayan, na marami kang nakikita na ibang bata na masyadong na-baby ng magulang, so natutuwa ka dito. Hindi naman sa ano ha, pero yun, basta na-appreciate mo yung ginawa sa'yo ng parents mo. Mm-mm. Tignan natin, spirit guide, ayan, think about the people and things you feel grateful for. So marami yan, maraming tao, maraming bagay na pinagpapasalamat mo ngayon. We have message in a bottle, we have change, ayan. So pwedeng meron ka dito mga gustong i-voice out. Oo, kailangan na siguro na meron bang kailangang baguhin, ayan po. So sabihin mo na, parang huwag mo siyang ikulong sa isang garapon lamang at dun mo sabihin sinong makakabasa niyan. What is young, we have very soon. So mukhang may magbabalik dito kung kayo nga single mom, single dad, ayan po. Oo, meron dito magiging responsible na, ayan po. Imagine, talk about your feelings. So, kailangan nyo lang talaga dito is i-release po yung nararamdaman ninyo. Tell a friend how you feel. So, wag po kayong matakot na sabihin talaga yung nararamdaman ninyo. Yes, yung iba sa inyo, mag-judge kayo. Yung iba sa inyo, ay mami-misunderstood kayo. Pero ang pinaka-importante kasi is the way you said it, you say it. Diba, kung ano man yan. Oo, minsan kasi nasa pagsasalita nyo din eh, fire signs. Oh, tsaka syempre kung naiintindihan ka ba nung tao na pinagsasabihan mo. Pero ayan, ang pinaka-importante kasi na release po ninyo yung inyong feelings. Tignan natin para ma-unblock yung inyong throat chakra at tsaka yung inyong heart chakra. Tignan natin ano pa yung mensahe. Spirit guide, pagdating sa trabaho. Spirit guide, pagdating po sa trabaho, kamusta po? Kamusta po si fire signs Aries, Leo, Sagittarius pagdating sa kanyang trabaho? Mayroon tayo ditong King of Swords. Ito, parang may mainit yung ulo dito sa trabaho ngayon. So, pwede nga po na meron ngang inumpisahan, tapos hindi siya natapos. Ngayon, nai-stress. Ayan, parang hindi ko alam kung nakaligtaan lang yung trabaho na ito eh. Pero ayan, mukhang may mapapagalitan kasi ngayong araw na ito. Or kung hindi man mapagalitan, parang may sisigaw kasi. Yan, oo. Tignan natin. Parang hindi na ba makontrol nung taong to yung emotions niya. Makita mo to, napaka prim and proper nung taong to. Tapos, ayun lang, very direct lang talaga siyang magsalita. Mm-mm. Ano to, pag may ginagawa to, isip muna eh, bago emotion. Pero ngayong araw, pwede na hindi niya mapigilan yung emotion niya kasi na-frustrate siya. So, pwedeng isa yan sa mga katrabaho mo. So, tignan po natin, or could be boss mo yan, tignan po natin pagdating naman sa negosyo. Meron tayo ditong Queen of Cups. Ayan po, pagdating naman talaga sa negosyo, hakot-hakot po kayo dito ngayong araw. So, akala ninyo, ito may mga... Pwede kasi na meron na, merong iilan dito na pwedeng hindi talaga sumipot sa inyong delivery meet-up. Yan yung iba po sa inyo. So medyo bothered kayo dito. Pero thankful ka kasi pwedeng may mga sasalo nung orders nung tao na yon. So alam mo yon, ma-appreciate mo sila, yung mga tao na ito. Yung malaki talaga yung tiwala sa'yo. Alam mo yon, meron ditong mga tao na nakikisimpatya sa'yo. Oo, doon sa, kunwari, may mga orders nga na hindi kinuha. So, make sure lang po talaga kayo ay nagpapa-down payment para hindi kayo nahihirapan dito. Kasi, di ba, kayo yung mahihirapan, lugi kayo, stress pa kayo. So, tignan natin pagdating po sa inyo naman pong kaperahan. Eight of Swords, ayan, huwag kayong magbulag-bulagan pagdating dito sa inyong kaperahan. Okay, yun yung sinasabi sa inyo dito ni Universe. Kaya... mag-ingat po kayo sa pag-handle ng finances. Ito, Eight of Swords kasi feeling nyo trap kayo dito. Meron namang pagbabago na magaganap, pero nasa sa inyo pa rin po yung pagbabago na yun pagdating dito sa inyong finances. Ayan o, yung mga pagbabago na to na kailangan nyong gawin is para naman to sa ikakabuti po ninyo. So, could be long term po ito. Long term yung magiging, effect nito sa kaperahan po ninyo. Mm-mm. Ayan, mahilig ba kayo mag-ipon sa mga bote-bote? Yung iba po sa inyo, siguro yun yung need nyong baguhin. Mas maganda kung i-bank nyo na lang. Kasi it's either merong nangungupit sa'yo dyan. Fire signs, tignan natin. So parang hindi safe yung pera mo.
Tapos nagbubulag-bulagan ka na lang instead na i-address mo kung alam mo naman kung sino yung tao na yun, hindi mo siya masabihan kasi yon pwedeng mag-aaway kayo or ayaw mong mag-aaway kayo. Kaya tingnan natin para naman po sa mga single natin. We have Four of Cups. Okay, so naiinip na yung iba sa inyo dito na mga single. It's either kayo po yung kikilos dito or may kikilos para sa inyo kasi meron tayo ditong young energy. So kung babae kayo, pwedeng mayroon kayo nagugustuhan dito, fire signs. Tapos gusto ka rin naman ng tao na yon. So alam mo yon, pwedeng magkaroon na kayo dito ng connection ng tao na yon. Pero yung iba po sa inyo, kung kayo naman yung lalaki, syempre kayo yung gumawa ng move dito kung kayo ay naiinip na pagdating sa inyong relationship. So tignan natin, ayan, kasi may boredom, you know, parang dissatisfied talaga kayo sa ano, sa nangyayari sa relationship ninyo or sa love life po ninyo. Tignan naman natin pagdating sa mga magkarelasyon, ayan po. So we have death card, may pagbabago po dito. So yung iba sa inyo, ini-imagine nyo na lang na yung person mo kapag nagkwento ka sa kanya or nagsabi ka ng feelings mo sa kanya ay hindi pa ba lang yung kanyang pagsagot. Nai-imagine mo lang yan. So diba, naisip mo napakaganda siguro kapag soft-spoken yung person mo. Or could be ikaw, diba, soft-spoken ka kapag sinasabi mo yung nararamdaman mo sa person mo. Kasi by that, nagkakaintindihan kayo lalo. Ayan po, death card. So meron mga pagbabago din talaga dito sa inyong relasyon. So ayan po, yung iba sa inyo, pwedeng nangangarap na kayo dito na magkaroon or bumuo ng sariling pamilya. Siguro yan na yung mga usapan po ninyo, pang seryosohan na po talaga. Tignan natin ano pa yung mensahe for you pagdating sa mga mag-asawa. We have Three of Cups, so meron kayong isa-celebrate dito, pwedeng may salo-salo, ayan, pwede rin, ayan, may announcement, could be may pregnant dito, so ayan po, congratulations, or merong magse-celebrate ng anniversary, happy anniversary po. Meron tayo dito, more on ano to, sa could be baby shower. Kung hindi man sa inyo to, pwedeng yung iba sa inyo magiging ano na, magiging lola, magiging lolo, o kaya naman nga po, ayan po, may mabubuntis, or ay hindi mabubuntis, may buntis dito, ayan po. So may isa-celebrate talaga kayo, could be binyag din naman, ayan po. So ayan po, ito yung lucky numbers mo. We have number 20, 1, 15, and 5. Maraming maraming salamat po. Fire signs, mag-ingat ka always, and more blessings to come.